paano kung ang isang bahay ay may malagim na pangyayari? Pupuntahan mo pa ba? Hindi, matagal na to. Magsasampung taon na rin itong walang nakatira. Ay! Ngayon, ang dahilan naman daw pala ng kaya pinatay daw yung may-ari. Sinasabi is, ano daw talaga, talagang lapitin daw sa gulo, marami raw nakakaaway. Ngayon, itong anak naman daw ay namatay na lang sa diabetes. So, ang pinaka-creepy lang na part dyan guys, dito sa mismong daanan, yun nga, yung may nanghahabol daw na kandilang puti na nakasindi. Tapos minsan may mga yung mga ano ng kawayan bumabab. Ayon din sa kwento-kwento ay mayroon din ditong San Telmo sa daanang ito na nangahabol umano. Pero wala naman nakapagpatunay o nakuhanan man lang ng video bilang patunay. Kung ikaw ang tatanungin ko, naranasan mo na bang maglakad mag-isa sa ganitong itsurang lugar o parang nakakapangilabot? So ito na yung papaakyat guys dito sa bahay. Binalikan natin yung... Parang hindi dyan ang daan. Dyan ba? Ang taas pala. Ang taas ng bahay niya. Bakit dyan siya nagpatayo? Ang creepy. Kaya pa. Tarik. Taas. Ang bilis naman niya. Wag lang papasok. Ako lang ang papasok muna. Nong! Huwag muna siyang papasukin. Ayaw muna mapapasok. Nong! Bakit? So dito siya pinatay guys. Doon ko nakikwento. Ang creepy. Huwag siyang papasok. Ako lang ano? Nong! Ako lang ang papasok. Dahil medyo hirap din ang ating kasama na medyo may edad na, ay minabuti niyang tingnan muna ang pinakapintuan sa likod. Pero dahil sa kinaan ng kanyang pandinig, ay pinipilit niya pa rin pumasok mag-isa, samantalang gusto ko na ako talaga ang maunang pumasok dito. Dahil gusto kong madama ang unang presensya ng aking pagpasok sa mga ganitong lugar. Yun kasi yung mga bagay na natututunan ko at mga na-adapt ko sa pagpasok ko sa mga abandonadong bahay o lugar na dadalhin kong experience kahit saan makamagpunta at walang sino man ang makakaagaw sa akin ng pakiramdam na ito. Dito lang kami. Oo, doon. Dito na lang kayo. Hintayin nyo ako dito. At dito lang tayo. No? Ako na lang papasok. Pasukin ko na. Ako na lang po. Diyan na lang kayo. Ah, ako lang. Ako lang mo sulod. No. Ay, dali. What? Mo doon siya sulod ba? Oo. Ako lang ang papasok. Sa? Ay, dali. Hintayin nyo lang ako, dire. Hulat. Hulati ko. Teka lang, guys. Ah. Sa pangalan ko ng Jesus. Sabi na. Pag-ikot ka. Dire, wala. Close man eh. Asa? Dire? Dali. Oh, sige. Wag lang kayo sa loob ah. Ayaw nga. Ang tagal na nga. Kasi guys, itong bahay na to ay more than 30 years na raw. Ngayon, na-abandonado siya. Magka 10 years kasi namatay na rin yung anak. Doon ko nakikwento sa loob. Kung paano pinatay yung, ano, yung tatay, di umano. Hindi sumasakit ulo nyo? Ngayon? Nagsakit ulo nyo ngayon? So ito na guys, gagamit ako ng dalawang camera. Para alam nyo na ako lang talaga ang pumasok. Kasi dyan sila. Hintayin nyo lang ako dyan na. Ningal ako ba? Yan, gagamit ako ng isa. Hintayin nyo lang ako dyan. Ano, namatay yung ilaw. Hala, ba't namamatayin tayo ng ilaw guys? Wait lang. Yan. May kandado man. May kanda. May kanda. May kanda.
Kandado. Ay, walang tao. Parang may umiinom pa. Ali, dire, tawagin mo. Tayo na nga. Punta na tayo din sa loob. Kasi naka... nakalakman siya. Kano, oh? Nakatutulog. Hindi, matagal na to. Magsasampung taon na rito walang nakatira. Bagyakan lang. Magte-10 years na rito walang nakatira. Kita mo, wala na nga ano ng kuryente, oh. Matagal na itong walang nakatira. Ngayon, tigaw mo kay padlock, oh. Ano na, kinakalawang na. Kasi namatay na rin yung may-ari, guys. Try not. Ayun, oh. Gusto kong pasukan yung loob, guys. Mag-imbestiga tayo. Kasi doon ko ikikwento sa inyo kung paano siya pinatay dito, guys. Diyan yung daan. Saan tumalsik yung dugo? Yung ano, yung ulo niya? Pinutol ba o binaril lang? Binaril dito tapos tumalsik yung mata niya. Agay! Saan banda tumalsik yung mata? Diyan, oh, nakalaglag yung, na... Yung mangga dyan. Yung mangga na yan, oh. Dyan, may daan dyan. Dyan. So guys, ito. Mayroon palang daan dito sa gilid. Nakapasok na kami. Ayan, makikita mo rito yung lumang ano. Antik. Antayin nyo lang ako dyan. Okay. Oh. Tapos may salamin. Ito sila. Naka-open naman po siya, nakita na namin. So, ay, ano yun? So, ay, ano yun? Uy, ano yun? May tumuktok. Bago lang, karon lang. Medyo in-enhance ko ang clarity ng video para makita na nandun din talaga yung kasama nating nauna dito kanina. At dinig na dinig ang katok. Umpisa pa lang ito. Ang karon lang. May tumuktok. Huwag kayong lumayo ba? Dito lang kayo. Magkakot ako dito. Oh, hintayin nyo lang ako dyan. Huwag na kayong lumayo. May tumuktok guys. Narinig yan. Hindi po kami nandito para manggulo. Mag-investiga lang po. Oh my... Kapansin-pansin din ang paghawi ng kortinang puting ito na mistula bang parang may tao sa kanyang likuran na hindi umaalis ang kanyang pagkahawi kahit wala namang hangin. Pero... malakas ang loob ko na pasukin ang mismong kusinang ito. Ayun o. Sabi po. Sa pangalan po ni Jesus. Oh my gosh. Ang laki ng bahay, guys. Magte-10 years na raw itong abandon. Nandito pa yung mga gamit. Yung mga yan, oh. Yung, oh, meron pang anong sinaunang plancha, guys. May maso. Abandon na talaga siya. Kahit yung mga ganitong bote, guys, napakatagal na itong mga ito, eh. Yung mga yan. Pati yung mga anak daw patay na. Ay, isa lang daw palang anak. Balik natin. So, re-record ako ng isa pa. Para alam nyo, ako lang talaga dito ang pumasok. Nandun sila sa labas, guys. Lang. Wait, wait. Ay! Ilan mo? Hindi. Hindi mo ginalaw. Okay lang? Hindi mo ginalaw? Hindi. Grabe, ang lakas dito guys, no? Kanina may tumuktok. Tabi po, hindi po ako nandito para manggulo sa inyo. Gusto ko lang po mag-explore. Ay.
dito kayo kikwento, guys. Eh, kinikilabutan ako doon na lang sa labas. Hindi ko kayang ikwento rito yung brutal na nangyari sa kanya. Grabe. Mga antik yung gamit, guys, oh. Wala po tayong gagalawin dito. Tinignan ko lang po. Ay! Ay! Pucha! Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Biglang gawin yan yan. Teka lang po, babalik ko po. Husmi. Teka lang, sakit ng ulo ko. Nalaglag yung ano, cabinet. Hindi ko sinasadya. Iba. Naku po, basag na. Nabasag po. Dito may mga tali ng pang fishing. May mga tali ng pang isda. Ah, may mga pictures. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ano na po, oh, marupok na po pala. Ibig sabihin talagang wala nga gumagamit. Kasi nga mga master, 10 taon na nga mahigit daw itong abandoned. Ano ito? May bato rito ng bilog, oh. May cross. May mga gamot. So, ayan. Huwag na tayo magtagal. Parang ano, nagalit yata. Nagpaalam naman tayo, guys. Ito, magandang ano to, oh. Cabinet sa akin. Murag mulabi. Parang mulabi. Ay, ano yung mga, ano? Mulabi yung mga ginamit. Matibay. Kinikilabutan ako. Ang daming mga ano pa. Okay. May mga bag. Ano daw? Kinikilabutan ako. Tara na, guys. So, dito ko na nga lang ikuwenta sa inyo, mga master. Wait lang. Nagulat ako ba? Biglang bumagsak yung ano? Oo, yung aparador. May bote pa ng alak dito, oh. Ikwento ko na habang nandito na tayo sa loob ng bahay. Dating may-ari, lalaki, yung pinaka, ano, original na may-ari. Pinaka original na may-ari is, dito po siya pinatay mismo. Hindi po sa loob ng bahay, dito. Ikwento ko sa inyo dito. Nang... Saan banda tumalasik yung mata? Dyan, oh, nakalaglag yung, na. Yung mangga dyan. Oh, yung mangga na yan. Oh. Dyan, may daan dyan, dyan. Ayon sa kwento, apat na mismo ang nagtulong-tulong na tapusin ang buhay ng dating may-ari na nakatira dito. Dito siya mismo pinatay sa pinakaharap ng kanyang bahay. Malapit sa punong mangga na hindi na natin napuntahan. Ngayon, ang nangyari pala, mga master, sobrang brutal. Kasi... di ba pababa ito? Mapapansin nyo yan. Sige, mauna ka. Ito. So, mula rito po sa hagdan na ito, bumaba yata itong may-ari dati, lalaki. Naglalakad lang siya dito, may inaayos lang. Paglakad niya rito, may inaayos siya. Dito po siya binaril po sa ulo. Ngayon, ang nangyari, tumalsik daw yung sobrang lakas ng impact, tumalsik daw po yung isang mata dito po sa ibaba. Na magpahanggang ngayon hindi na po nakita. Yun po yung kwento. And then yung isang mata lang daw po ang nalaglag. Ngayon, mga after 10 years yata, namatay naman yung anak, na-abandon na itong bahay na ito. Yun po yung short story. So wala naman, so far wala naman pong ano, bukod dun sa kumatok lang.
Dagdag pa sa storya, di umano ay NPA daw ang dumali sa kanya. Nung March lang daw ngayong taon nahuli ang isa sa mga suspect. At umano ito pa ay nag-aaral ng nursing ang isang babae, bali apat na lalaki at isang babae ang damay. Dahil kumanta nga ang mismong isang suspect at dinamay na ang kanyang kasamahan. Ang masakit dito ay 20 years nang namatay ang mismong may-ari pero ngayon lang nahuli ang mga salarin. Lumuhod pa daw ito't nagmamakaawa na huwag tapusin ang kanyang buhay pero wala siyang nagawa.